Ako ay si Neil Francis Villasar at ako ay pinanganak noong July 20, 2001 nakatira sa Bayawas, Ordoneta City, Pangasinan. Noong ako ay bata pa, hindi ako mahilig lumabas ng bahay at hindi rin ako masyadong nagsasalita. Ang mga ginagawa ko lang noon ay kumain ng marami, matulog maghapon, manood sa telebisyon, o kaya naman ay maglaro ng mga laruan. Hindi rin ako masyadong aktibong makisalamuha sa mga palaruan. Ang ginagawa ko lang dati ay magmeryenda at umupo lang sa kwaderna ko. Kapag uwian lamang ako, tumatayo. At kapag ako naman ay natatawag tuwing klase, dahil sa mahihain ako at di makapagsagot, lagi na lang akong natutulala at hindi gumagalaw. Na para na lang statwa. Uupo na lang ako kapag iba na ang tinawag na sasagot. Ang trabaho ng papa ko noon ay nagpapatakbo ng barko ng 4 na oras. Maliban doon, siya ay taga-asikaso ng mapa sa bawat destinasyon na pupuntahan at kung saan sila magkakarga o magdidiskarga ng bansa. Ang aking nanay naman ay tagabahay lamang. Pero ngayon at nagkakaedad na sila pareho, nagtutulungan kaming lahat sa maliit naming bukit sa pamamagitan ng pagtatanim ng palay at mga iba't ibang uri ng gulay. Hindi madali ang buhay estudyante sa kolehiyo, lalo na kapag sabay-sabay ang mga gawaing proyekto, takdang aralin at ang mga report. Dagdag pa natin ang pagre-review para sa exam. Ang hirap tuloy mag-isip kung anong uunahin. Dumadagdag pa ang problema sa puyat, kalabanan mo pa ang antok, kaya minsan late nang makapasok sa umaga. Tulad ngayon, malapit na naman ang exam, kaya marami na namang kailangang gawin, pero normal lang naman yan. Dahil lahat yan ay talagang mararanasan sa kolehiyo. Sa buhay kolehiyo ay hindi lang puro hirap sa pag-aaral. Nandiyan pa rin ang kasayahan. Hindi rin nawawala sa barkada ang gumimik. Pero minsan lang naman kung baga kunting pagliliwaliw. Masaya rin kapag pati ang instructor ay kasama mo sa lokohan. Maraming bagay ang masaya basta lahat ay nagkakasundo. At ang buhay kolehiyo ay may tuturing na susi at kayamanan sa pagkatuto sa buhay. Ang buhay kolehiyo ay malayo sa pagiging high school dahil mas na-impluwensahan tayo ng mga nakikita at nakakasama natin. Bawat sa atin ay may pilosopiya na pinaniniwalaan upang makamit ang ating mga ninanais sa buhay. Ang mga pilosopiyang ito ang nagbibigay kahalaga sa ating buhay at sa ating existence. Ito din para sa akin ang nagtataga kung ano man ang kahalagaan natin sa kapaligiran sa ating kapwa at para sa Diyos. Ayon kay Socrates, know thyself. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga kong pilosopiya sa buhay.
Ang ibig sabihin nito ay kilalanin mo ang iyong sarili. Alamin mo ang iyong kalakasan maging ang iyong mga kahinaan. Naniniwala ako na ito ang susi upang makamtan ang tunay na kahalagahan, kaligayaan sa buhay at para magampanan kung ano man ang purpose natin sa ating buhay. Sa pamamaraang ito, maaari tayong maging masaya at matiwasay na walang ibang nasasaktan na tao. Kung kilala mo ang iyong sarili, may iwasan mo ang pagkakaroon ng pangkaingit sa anumang aspeto sa buhay sa iyong kapwa. Kapag kilala mo ang iyong sarili, magiging kontento ka na sa kung ano ang mayroon ka at hindi. Hindi ka na maghahanggad ng anumang alam mong hindi mo kayang abutin. Ang mga ginagawa kong libangan ay nagbabasa ng iba't ibang klaseng libro, kagaya ng mga history na libro at mga encyclopedia na libro. Naglilinis din ako ng kwarto ko. Minsan naman ay ako naman ang nanonood sa Netflix o kaya naman matulog maghapon at tulungan ko si mama ko sa mga halaman niya.